Alam mo, naalala mo ba yung mga panahon na nagkaroon ka ng problema o pagsubok sa buhay na akala mo ay katapusan mo na? Yung parabang hindi mo kakayanin at suko ka na. Yung tipong parang katapusan na ng mundo dahil sa problema mo na kinaharap mo ng mga panahon na yon. Pero paano mo nga ba nalagpasan ng mga yon? Sa tingin mo, nandyan ka ba sa posisyon mo ngayon kung hindi mo kinaya o nalutas ang mga yon? Alam mo, minsan darating sa buhay mo ang mga pagsubok na akala mo eh hindi mo makakayanan. Pero hanggang ngayon, nakatayo ka pa din, lumalaban at nagpapatuloy sa buhay. Minsan mo na rin naranasan ng madapa, pero di ba bumangon ka noon at sinabi mo sa sarili mo na lalaban ka? Minsan mo na rin naranasan na magkamali, pero di ba naitama mo naman ang mga sumunod na dahil natuto ka na? Lahat yun ay nagturo sa'yo para ipagpatuloy ang laban mo dahil hindi naman perpekto ang buhay. Darating na lang talaga ang mga pagsubok na hindi mo inaasahan. Pero napagtatagumpayan mo pa rin itong malagpasan dahil naniniwala ka na hindi habang buhay mong mararanasan ang problema na kinaharap mo. Naging matapang ka na naharapin ang lahat ng ito na kahit marami pang dumating na pagsubok, eh kayang-kaya mo na. Lalo na nung nakilala mo pa ang Diyos dahil mas tumibay pa ang paniniwala mo at ising-isi na lang talaga ang mga problema dahil kasama mo siya. Alam mo kapatid, marami ka mang kinaharap na problema sa ngayon. Isipin mo na hindi ito panghabang buhay. Lahat ito ay makakayanan mo dahil kasama mo ang Diyos at ang mga taong naniniwala sa'yo at handang tumulong sa hirap man o ginhawa. Isipin mo na ikaw ay isang mapurol na kutsilyo at ang mga problema at pagsubok ay yung liha na pang-ises na nagpapatulis ng mga mapupurol na bagay. The more na ginagamit mo ang pang-ises sa'yo ay the more kang tumutulis. Ibig sabihin, the more na dumarating ang mga pagsubok at problema sa'yo, ay the more na nagkakaroon ng meaning ang buhay mo at tumitibay ka at tumutulis. Para kapag pinanghiwa mo na ito sa isang bagay, ay madali na para sa'yo dahil sinubok ka na ng panahon. Kayang-kaya mo nang lagpasan ang mga problema na darating sa'yo. Paano ka ba nagtiwala sa sarili mo noon? Di ba hindi naman nawala yon? Pero kung nawala man, pwede naman magsimula ulit. Magsimula ka ulit magtiwala sa sarili mo. Kinaya mo nga dati, ngayon pa ba? Ngayon pa bang pinatibay ka na ng mga pagsubok sa buhay mo? Lumaban ka lang, pero kung sa tingin mo ay nakakapagod na, magpahinga ka. Tapos, laban ulit, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Iwasan mong i-follow yung mga laging maraming hinaing, yung mga laging galit, yung mga laging may kaaway, at yung mga nagpapalaganap ng chismis. Nako, sobrang nega ng mga yan. Ma-absorb mo lang. Toxic na ang buhay natin as it is, kaya wag mo nang dagdagan pa ng negativity mula sa ibang tao. Doon na lang tayo sa mga kalma lang, sa mga masaya, at sa mga nagbibigay ng inspirasyon.
Pag nega, dead mo na. Spare yourself from stress. Gawin nating kalmado, makulay, at masaya ang buhay. Dahil yan ang deserve natin. May mga times talaga na hindi mo mapipigilang mabisit o kumatol. Pero huwag mo nang pahabain ang bad vibes. Hingang malalim, then bawi. Sayang ang araw, sayang ang buhay. Smile lang. Alam mo, minsan nagkakamali tayo sa mga desisyon natin sa ating buhay. Lalo na dahil galit tayo o dahil sa bugso ng ating mga damdamin. Kaya dapat mong pag-isipan ang lahat ng bagay bago mo gawin. Hindi lang isa, kundi maraming beses at kailangang kalmado ka. Sa buhay, may mga nagagawa tayong pagkakamali o maling desisyon na maaring makaapekto hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. You need to accept all the consequences ng magiging dulot at epekto ng mga maling desisyon mo. Kaya lagi mong tatandaan na bago ka magdesisyon, ay isa puso mo at alamin mo kung ano ba ang kalalabasan nito. Mas malaking tulong din kung ipagdadasal mo sa Diyos ang lahat ng desisyon mo sa buhay. Dahil mas makakakita ka ng tamang kasagutan at hindi mo ito pagsisisihan. Alam mo, ang pera makakabili ka ng bahay pero hindi ng isang tahanan. Ang pera makakabili ka niya ng kama, libro at orasan pero hindi ng masarap na tulog, common sense at oras. Makakabili ka ng mga branded na gamit pero hindi ng class at breeding. Kapag may pera ka, magkakaroon ka ng maraming kaibigan pero hindi yung tapat at tunay. Makakakuha ka ng atensyon at popularidad pero hindi ang respeto. Basta pag may pera ka, makakakuha ka ng kasama pero hindi ang tunay at wagas na pagmamahal. Tunay ngang kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero huwag mong gawing sentro ito ng buhay mo. Ang pera, makakabili ka ng material na pangangailangan pero hindi ang tunay na kahulugan ng buhay. God bless.